Ikalawa ng Enero, Huwebes, ang paggunita kay San Basilio Magno at San Gregorio Nacianceno, mga obispo at mga pantas ng Iglesia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ito ang pagpapatotoo ni Juan nang suguin sa kanya ang mga Hudyo mula sa Jerusalem, ang ilang mga pari at mga Levita para tanungin siya, "Sino ka ba?" Sinabi niya ang katotohanan at di ipinagkaila. Kanyang ang sinabi, "Hindi ako ang Kristo." Nagtanong naman sila sa kanya, "Ano ka kung gayon? Si Elias ka ba?" At sinabi, "Hindi." "Ang propeta ka ba?" Isinagot naman niya, "Hindi." Kaya sinabi nila sa kanya, "Sino ka ba? Para may maisagot kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ba ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?" Binanggit niya ang sinabi ni Propeta Isaías at kanyang sinabi, "Ako ang tinig ng sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon." Sinugo nga sila ng mga Pariseo at kanilang itinanong sa kanya, "At bakit ka nagbibinyag kung hindi ikaw ang Kristo, ni si Elias, ni ang propeta?" Sumagot si Juan sa kanila, "Sa tubig lang ako nagbibinyag, ngunit kasama naman ninyo siyang nakatayo na hindi pa ninyo nakikilala. Dumating siyang kasunod ko, pero hindi ako karapat dapat na magkalag ng panali ng kanyang panyapak." Sa Betaraba nangyari ang mga ito, sa kabilang ibayo ng Jordan na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, kasama naman ninyo siyang nakatayo na hindi pa ninyo nakikilala. Marami ang namangha sa gawain at pangangaral ni Juan Bautista. Marami ang nabighani sa kanyang turo at nagpabinyag sa kanya. Sa kabila nito, nanatiling malinaw para kay Juan ang kanyang misyon at gawain. Hindi siya ang Kristo, ni si Elias, ni ang propeta. Ang darating na kasunod niya ang Kristo at hindi siya karapat dapat magkalag ng panali ng kanyang panyapak. Ang tunay na Kristo ayon kay Juan ay nakatayo na sa piling ng kanyang bayan ngunit hindi nila siya nakilala. Nakatuon ang pansin ng mga tao kay Juan kaya hindi nila napansin si Jesus. Kaya naman inanyayahan sila ni Juan na kilalanin si Jesus. Siya ang tinig ng sumisigaw sa ilang, "Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon." Minsan, nang binigyan ng parangal si San Agustin ng Hippo ang kababaang loob na ito ni Juan, ang sabi niya, "Si Juan ang tinig, ang Panginoon ang salita na naroroon na noong simula pa. Si Juan ang tinig na may hangganan, ngunit si Kristo ang salita na nabubuhay magpasawalang hanggan." Pagsasagawa, ngayong panahon ng Kapaskuhan, patuloy na kilalanin si Jesus. Sumunod sa paanyaya, "Pamalagiin sa inyo ang narinig ninyo sa simula tungkol kay Jesus."